Hi, good day. Ang i-reflex ko naman sa inyo today ay itong money tree or Pachyra Aquatica. Ang money tree ay kilalang kilala. Marami na rin ang mga videos na napanood nyo at nagbigay ng kaalaman about sa money tree. Ipinost ko lang ito, video ko, para at least malaman nyo na may money tree din ako na talagang nagbigay sa akin na maganda rin namang swerte sa buhay. Ang kasabihan nga, basta may money tree ka raw, hindi ka raw nawawala ng pera. At ikaw daw ay tuloy-tuloy na sinuswerte sa buhay. Ayon sa Chinese legend, ang money tree isang holy tree na nagbibigay ng money, fortune, at nagsisimbolize ng affluence or wealth, nobility, or highest rank and auspiciousness na nagdadala talaga ng swerte ang money tree. Ang money tree ay nanggaling native ng Central and South America. Ayon sa mga kwento, ang money tree daw ay nagsimula sa isang mahirap na matanda. Nagdasal daw siya sa Pachyra Aquatica na siya ay magsimulang yumaman sa pagbebenta ng mga seed ng money tree. Simula noon, yung mga buto ng money tree, binenta niya at dumami ang kanyang pera. At ang mga bumibili ay nagkaroon din ng magandang buhay. In short, nagkaroon din sila ng luck sa kanilang buhay at nagkapera. Ang money tree ay tinatawag din na Malabar, Chestnut, or Sabanat. Ang money tree ay isang mataas na puno. Pwede nyo i-braid kung tumubo ang kanyang mga buto. Nakabraided ng 3 or 4, 5 at madali lang silang alagaan. Tumataas ang money tree ng 6 feet tall at nabubuhay sila ng over 15 years. Kung ang money tree daw yung alaga ay magkaroon ng 7 dahon, mas maganda raw ang ibibigay noon na swerte. Sabi ng iba, kung makita daw nyo na may 7 dahon ang inyong money tree, sumugal daw kayo na tumaya ng lottery. Baka daw, sa pagtayanin nyo yun, maka-jackpot kayo. Kung may puno kayo ng money tree katulad nito, talaga namang masasabi nyo na hindi kayo mawawala ng pera. 3 puno siya ng money tree. Talagang sobra-sobra ibibigay sa inyong biyaya, hindi lang sa pamumuhay, kundi pati sa pamilya nyo, talagang magbibigay siya ng positive energy at financially, well talaga kayo. Sa totoo lang, ang mga money tree ay isa sa pinakamadaling alagaang halaman, hindi siya katulad ng ibang halaman na maarte. Kung ang money tree nyo ay nasa ground, mas maganda, mas madaling alagaan. Hintayin nyo na lang maging puno at mamunga. Yun, madali lang. Hindi katulad na nasa paso. Ang mga money tree nyo, ilagay nyo sa indirect sunlight. Huwag doon sa nasisinagan direct ng sunlight kasi masusunog ang mga dahon nila. Ang mga money tree, gusto nila talaga moisture ang kanilang lupa. Pero ayaw nila na nabababad sila sa tubig. At magsisimula na mabulok ang kanilang ugat, magiging root rot na sila nilang ikamamatay. Diligan niyo sila once or twice a week. Pero nagdidepende yon sa humidity ng panahon. Kasi kung malamig, once a week. Kung mainit, twice a week, diligan niyo siya. Mag-repot naman kayo ng money tree niyo during spring, yung taglamig pwede, or summer, 2 to 3 years, pwede kayong mag-repot ng mga money tree nyo. At ang isa sa maganda sa money tree, nag-aalis din sila ng mga airborne pollutants, indoor air. Naglilinis sila ng bensin, formaldehyde, at xylene. Yung nasa bedroom nyo money tree, ay nagbibigay siya ng malinis na hangin na dadagdagan yung oxygen at nakakaganda ng ating paghinga.
As feng shui declares, never put your money tree in the bathroom. Huwag na huwag daw nyo ilalagay kasi madidrain daw ang mga positive energy na dadating sa ating bahay. Sinasabi rin sa feng shui na ang money tree ang isa sa pinakamadaling mag-create ng supply ng pera. Siya daw ang pinakamaganda na magbigay ng luck sa buhay ng tao. Kasama na ang mga tahanan natin. Okay guys, yan lang masishare ko sa money tree ko. Sa mga nalalaman ko about Pachira Aquatica, please subscribe. Thanks for subscribing. Thanks for watching so much. God bless everyone. Love you all. Bye.